said, the judgment of God rightly falls on those who practice such things. Do you suppose, O man, you judge those who practice such things? And yet do them yourself, that you will escape the judgment of God. Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Okay. Ang pabagat po ng mensahe natin ay escaping from the judgment of God. Ang pagtakas sa paghatol ng Diyos. Okay? May passage po tayo dito. Pakibaba mo na. Acts 17:31, sabi diyan, "For He has set a day when He will judge the world." Mahalaga una yung very firm yung ating pananalig, paniniwala sa sinasabi ng Bible. Naniniwala ba kayo sa Bible? Yes, it is true na ang Biblia ay sinulat ng tao, but they were all inspired by the Holy Spirit. So, maraming writer, pero isa lang ang author. Ang author, ang banal na Espiritu, ang Diyos. At ang sabi sa 2 Timothy 3:16, they were moved by the Holy Spirit to write all these things. So, kung kaya tayo, naniniwala tayo sa tinatawag nating sola scriptura. Na wala tayong ibang basis ng faith, wala tayong dapat paniniwalaan, kundi yun lamang sinasabi ng banal na kasulatan. So, tayo ay Bible-believing Christian. Walang ibang writings na pwede nating ilagak ang ating pananampalataya kundi doon sa sinasabi ng Bible. At ang totoo, ang sinasabi ng Bible ay mangyayari lahat. So walang bagay na sinabi ang Biblia that will not come to pass. Dahil yan ang sinabi ng Book of Isaiah, that sabi doon that the Word of God, no, ito ay magaganap sa lahat ng tinuran ng Diyos. Sabi niya, "For so shall my word that come out to my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish to whom I send it." So, ang lahat ng salita ng Diyos ay mangyayari. At hindi pwedeng magbago ang isip ng Diyos. Tama? God does not change His mind. Pag noong bago palikhain ng mundo, may decree ng God. Yung tinatawag natin, decretive will of God. Yung history natin is God's, it is His story. His story. Okay? So, ito ay istorya ng Diyos na Kanyang pinakawalan sa Kanyang salita, sa Kanyang idea bago palikhain ng mundong ito. So, sa madaling salita, ang gusto ko lang sabihin sa atin na ang salita ng Diyos, kahit isa ay hindi pwedeng hindi mangyari. Ang lahat ito ay magaganap. Sinasabi sa Acts 17:31, "The Lord has set a day." So meaning meron ng, hindi niya isi-set pa lang, kundi meron na siyang inisinet na araw kung kailan magaganap ang Judgment Day. Sabihin nga natin, Judgment Day. Of course, siyempre walang nakakaalam kung kailan. Kaya ang simbahan, hindi dapat nagsasabi na sa ganito na ang judgment, end of the world na, ganito na. So hindi natin dapat sabihin yun sapagkat it was the Lord who set that day. And no one knows it. Walang nakakaalam kung kailan talaga yung araw, panahon na huhusgahan ng Diyos ang lahat ng tao. Pero ang sinabi at malinaw sa banal na kasulatan, darating ang panahon ng judgment ng God. Okay? So sabi diyan, He has set a day when He will judge the world with justice. God is a God of justice. By the man He has appointed, si Jesus Christ, He has given proof of this to all men by raising Him from the dead. Okay, so God set a day when He will judge the world. Next. So there will be a judgment day. Okay. Isa-isa lang ha. Medyo may ano yan. In that judgment day, no one is excused. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na excuse tayo dyan. Ang batas natin, meron tinatawag na ignorantia juris non excusa. Sa English po yan, ignorance of the law excuses no one. Pag hinuli ka ng pulis, kunyari tumawid ka sa dating pwedeng tumawid, ngayon bawal na,
Hindi mo pwedeng sabihin sa judge, sa pulis, eh sorry po, hindi ko alam. Hindi ko alam na bawal na dito. Hindi yung pwedeng maging excuse sa batas. Now, ignorance of the law excuses no one. Ignorantia juris non excusa. So, ibig sabihin, uhulihin ka pa rin. Hindi mo pwedeng ipangatwiran. Hindi ko alam. Now, doon sa Luke 14:15-24, paki-open po yung Bible ninyo. Mas mahalagang mabasa ito. Lucas. Nandiyan na po kayo? Okay. 15-24. This is the parable of the great banquet. Verse 12. He said also to the man who had invited him, when you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return and you will be repaid. But when you give a feast, invite the poor. Yung mga mahihirap daw po imbitahin kapag kayo'y may handaan. The crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the just. When one of those who reclined at the table with him heard these things, he said, blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God. But he said to him, a man once gave a great banquet and invited many. So merong naghanda. At doon sa handaan, marami ang inimbita. And at that time, for that banquet, he sent his servant to say to those who had been invited, come, ang sabi rito, halikayo, for everything is now ready. But they all alike began to make excuses. So may mga invited. Now, yung mga inimbita, ito lang ang ginawa sa verse 18. Nag-excuse sila. Ang sabi nila, sorry ha, hindi ako makakapunta. So, nag-excuse, no? Naranasan nyo na ba mag-imbita? Okay. So, yung mga in-invite nyo, ang sabi doon, they began to make excuses. The first said to him, ito yung unang excuse. I have bought a field and I must go out and see it. Bumili ako ng lupa. Kailangan kong tingnan muna ito. Sabi niya, please have me excuse. So, excuse me. Sabi niya ganun. So, parang ganito lang ang senaryo. Kunyari, kayo ay may handaan. May invite kayo. Sabi niya, hindi kami makapunta kasi may bumili kami ng lote. Kailangan naming tingnan sa araw na yon. Excuse ba yan? Sa atin, sa totoo lang sa atin, pwede. Di ba? Sabi nung in-invite mo, kunyari, si Daniel. Daniel, pwede ka bang imbitahin sa handaan sa amin? Sabi ni Daniel, ay sorry, hindi ako makapunta kasi bumili ako ng lote. Eh, yung araw na yun, kailangan kong tingnan. Pero, di ba, excuse naman yun? Parang pwede naman, di ba? Sa atin, pwede yun, di ba? Okay, tingnan natin sa Diyos. And another said, I have bought 5 yoke of oxen and I go to examine them. Please have me excused. Yung isa naman, bumili ng baka, ng oxen. So, sabi niya, eh kabibili ko lang, kailangan kong tingnan sila kung mataba pa sila o payat na. Kailangan ko silang i-check. No? So, di ba, okay pa rin naman yun? Kasi sabi natin, may darating na doktor yung baka mo, eh, kailangan ka nandoon. So, sa atin, di ba, excuse yun? Yung pwede natin katwiranan yun, ano eh, naintindihan naman ako ng Diyos. Naranasan nyo bang may mga katwiran sa inyo ng ganun? Naintindihan naman ako ng Diyos, siguro. No? And verse 20, and another said, I have married a wife. Ay, bagong kasal. And therefore, I cannot come. Ay, tinalong excuse to sa atin. Diba? Kunyari, birthday mo. Yung inimbitahan mo, ikakasal sa araw na yun.
Sabi niya, hindi ako makakapunta kasi ikakasal ako. Ay, di ba sa atin okay lang? Di ba? Talaga naman, ay, okay, makasal ka nga naman pala. Hindi, okay lang naman pala. Naintindihan naman ng Diyos. Sa verse 21, so the servant came and reported these things to his master. The report. Then the master of the house became angry and said to his servant, nag-alip. No? Kunyari ganito, anong tanong niyo sa akin? Nagpahanda ako. Sabi ko, Sister Beng, punta ka sa aking handaan. Sabi ni Sister Beng, hey, Pastor, ikakasal ako sa araw na yon. Hindi ako pupunta. Sabi ni Daniel, Pastor, nagbili ako ng lupa. Yung araw na yon, magsusukat. Hindi ako pwedeng pupunta. Sabi ni Michael, kabibili ko lang ng baka, Pastor. Yung araw na yan, darating si Doc. Tama-tama, Doc. Darating si Doc. Pero doktor ng ano yun? Doktor ng hayo. Hindi ako makakapunta, Pastor. Ngayon, kunyari, sa pag-imbita ko sa tatlong ito, sabi ko sa kanila, nagalit ako. Bakit hindi kayo pupunta? Masama ba ako, Pastor, o hindi? Sa pangkaraniwang ano lang, pangkaraniwang usapin lang, masama ba ako, Pastor, o hindi? Masama, di ba? Tama yun. Tamang assessment yun. Masama ako, Pastor. Kasi bakit naman ako magalit? Eh, okay naman. Si Doc, darating si Doc. Si Sister Beng, bagong kasal. Ito naman, may magsusukat ng lote. Di ba, excuse naman sila? Wala akong karapatang magalit. Now, yung scenario, nagalit yung master. Nagalit. Pwede ba natin sabihin sa master na ito, wala siyang karapatan? And said to his servant, sabi niya ganito, go out quickly to the streets and lanes of the city and bring in the poor and crippled and blind and lame. And the servant said, sir, what you commanded has been done and still there is none, there is room. And the master said to the servant, go out to the highways and hedges and compel people to come in, and my house may be filled. For I tell you, sinasabi ko sa inyo, ang bigat nito. None of those men who went in invited shall taste my banquet. Bigat na, no? Intindihan niyo ba istorya? Yung ininbita na to, sa madaling salita, ganito yon. Yung non-excuse na mukha namang okay sa tingin natin yung kanilang dahilan. Okay naman, di ba? Yung dahilan nito, okay, magaganda yung dahilan eh. Valid! Pero sa mata ng Diyos, hindi. Pwede ba tayo mag-excuse sa Lord? Ignorantia. Julius, sabi kanina. Excusat. Okay, ano? Non-excusat. Ignorance. Yan, ignorance. Pero ito, alam na alam. Kaya yung passage natin, balikan mo, yung susunod na passage. Pakiclick. Sa verse, tingnan natin yung Romans chapter 1. Balikan sa Romans. Di ba yung sa Romans chapter 2, sabi doon, therefore, you have no excuse. Di ba? Sabi doon sa chapter 2 verse 1. Tingnan nyo. Chapter 2 verse 1. Tingnan nyo. Sabi doon, therefore, you have no excuse. Walang excuse. Pero may word na therefore. Di ba? Pag ginagamit natin ang word na therefore, meron munang sinabi. No? Sa chapter. Bago mag-chapter 2, meron mo nang sinabi. At ano yung mga sinabi? Sa verse 21 ng chapter 1, makita mo doon, sabi doon, for although they knew God. Yung kanina, yung ignorantia juris na excusat, ignorant sila doon eh, hindi nila alam yung batas. Pero itong sa Romans chapter 2, yung wala silang excuse, ito yung mga tao alam nila. Pero hindi nila, alam nilang may Diyos. Pero pinipigil nila.
sinusuppress nila ang katotohanan na walang Diyos. Kaya sabi diyan, for although they knew God, alam nilang may Diyos. Pangalawa, pakiclick. Though they knew God's decree, alam nila ang salita ng Diyos. Alam nila ang decretive will ng God. Alam nila ang precepts. Alam nila ang law. Pero kahit alam nila, no? Ang sabi dito, hindi nila kinilala ang tunay na Diyos. Kaya ang sabi sa chapter 2, next, therefore, you have no excuse. Yung maganda nga ang katwiran, hindi excuse eh. Lalo na yung may magandang katwiran, ay yung hindi lalong magandang katwiran. So, sa mata ng Diyos, wala, hindi tayo pwede mag-excuse. Now, next. Ang sabi sa verse 1, pag binalikan natin yung passage, tingnan nyo lang ha, chapter 2. Tingnan nyo lang yung chapter 2, 1 to 5, balikan nyo. So, bukas nyo yung Bible nyo, pag-aaralan natin historically, grammatically, yung analogy of faith. Kung paano binanggit ito. Yung verse 1, sabi diyan, therefore, you have no excuse, man, every one of you who judges. For in passing judgment on another, you condemn yourself because you are the judge. Practice the very same thing. So sa verse 1, tinuturoan tayo, huwag humusga ng tao. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang humusga ng tao. Now, ang pinakamahirap sa lahat, yung paghusga natin ng tao, baka tayo rin, ginagawa din natin yun. No? Kunyari, di ba sabi nga, ang perfecto naman ay pangalan lang ang perfect. Si Mang Perfecto, yun lang ang perfect sa mundo eh. No? Di ba may kanta pa nga, ano, yung the perfect, ano yung kinanta ng ano? Yung perfect lang sa atin, yung imperfection natin. Ano yung kanta yun? You are the perfect imperfection. Alam niyo yan, yung kanta yun. So, ang perfect lang sa atin, yung imperfection natin. Kasi walang perfecto. Now, sinasabi sa chapter 2, verse 1, do not judge. Because, hindi ka rin perfect. So, ibig sabihin lang dito, wala tayong karapatan na maghusga ng ibang tao. Dahil tayo rin, baka ginagawa din natin yun. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin po, hindi ikaw yun. Ako yun, kamo. Okay. Now, sa verse 2, balik-pinta na tayo. Tingnan nyo yung passage, kasi mahalaga dito yung salita ng Diyos. No? Pag-aaralan natin kung bakit sinabi ni Paul. Ano yung nasa kaisipan ng writer? No? Nung sinasabi niya ang lahat ng ito. We know that the judgment of God rightly falls on those who practice such things. Well, the same judgment will be used to you. Naalala niyo sinabi ni Christ, yung panukat na ginawa mo ay siya rin gagawing panukat sa iyo. Okay? All right. So, sa chapter 2, verse 1b, sabi diyan, ang paghusga ng Diyos ay laging tama. Okay? Tandaan niyo ito. Pag ang Diyos na ito nagtapon ng tao sa impyerno, walang pwedeng magsabi sa Diyos na ito na mali ang kanyang ginawa. Sapagkat ang judgment ng God ay laging rightly falls to anyone na mapupunta sa impyerno. So, His judge is always right. When God judges, He is always right. Wala ang tao na mapupunta sa impyerno na sasabihin niya, mali ang judgment ng Diyos sa kanya. Okay? So, nasabi dyan, sa verse 3, number 3 dyan, when God judges, His judgment will always be true. Sa number 4, okay, sa verse 3 muna tayo, tingnan nyo yung verse 3. Do you suppose, O man, you who judge those who practice such things, and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God? So, ang pamagat ng message natin, escaping the judgment of God.
Sa verse 4, yan yun, number 4. Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Ang tanong natin minsan, bakit hindi pa bumabalik si Kristo? Bakit hindi pa husgahan ang mundong ito? Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Ninanais niya na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ninanais niya na tayo ay magsisi sa ating lahat ng mga ginawang kasalanan. Kaya hindi pa niya inuusgahan ngayon. Wala pa yung judgment day ng God para meron pa tayong pagkakataon magsisi sa ating mga kasalanan. Ngayon, tingnan nyo. Kung magkakaroon ng judgment ang Diyos ngayong araw, ilan sa pamilya natin ang hindi maliligtas? Isipin nyo. Mamaya, sukatin natin. Ilan sa pamilya natin ang hindi ligtas? Mabuti na lang ang Diyos ay long-suffering. Siya ay napaka-patient ng Diyos. Hinihintay niya na ang lahat tayo ay manumbalik sa Kanya at magsisi, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Ilan ang mahal sa buhay natin? Nakakala natin, nakakasama natin araw-araw. Pero ang hindi natin nakikita, darating ang panahon, ibabagsak sa impyerno yan. Verse 5. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Now, ang Diyos na ito, kayo ba sa inyong bahay, mahina ang tulo ng tubig? Ha? Malakas? Sa amin sa Alito, mahina ang tulo ng tubig. Kaya kailangan, kung ikaw ay maglalaba, gabi pa lang, eh mag-iipon ka na ng tubig. Sa kinaumagahan, may gagamitin ka. Bakit ko nasabi yun? Ang Diyos, ang sabi dito, siya ay is just storing up. Hinahayaan niya lang ang mga bagay na mangyari. Pero one day, i-release ng Diyos ang kanyang poot. Yung wrath of God. Ang galit ng Diyos. Di ba kilala natin ang Diyos, mapagmahal? Minsan yan yung dahilan natin kung bakit gumagawa tayo ng kasalanan eh, dahil ang Diyos mapagmahal. Katwirang ganito, ah, mapagmahal naman ng Diyos, siguro naintindihan niya ako. Di ba, hindi? Mali na yun eh, yung naintindihan naman ako ng Diyos, walang excuse. Pangalawang katwirang natin, ay, mapagmahal ng Diyos. So, hindi niya naman ako, hindi naman ako kasing sama nung holdupper na napatay sa kung saan-saan holdupper dito sa Malolo. Hindi naman siguro ganun kasama para ako ihusgahan ng Diyos sa impyerno. Di ba? Ganun yung kaisipan natin. Pero ang Diyos, may yung sabi niya, maghuhusga siya at ang husga niya ay tama. Now, ang problema natin sa paghusga ng Diyos, isang kasalanan, maliit, malaki, judgment ng God kung wala si Kristo. Kaya hindi yan yung sukatan ng maliit at malaking kasalanan. Di ba yung kapitbahay mo, mabait naman? Di ba? Pero kung wala si Kristo, impyerno din ang punta yun dahil susukatin niya ng Diyos. Di ba? Yung kanyang sukat is rightly true, no? Rightly false to all of men, no? It is true, yung kanyang judgment lagi. O, yung kapitbahay mo, kaya lang pala mabait dahil, ano? Dahil meron lang siyang pwedeng makuha sa'yo. O kaya may dahilan kung bakit siya mabait. Pero kahit mabait siya dito, baka sa ibang tao hindi mabait. Pag sinukat ka rito sa isa, sasukatin ka rin ng Diyos sa isa. Di ba tayo, minsan mabait tayo sa pamilya natin, pero baka sa ibang tao hindi tayo mabait. O baka naman ikaw ay talagang very protective ka sa family. Pero pagdating naman sa mga ibang bagay, eh, sira din tayo. So, pag sinuka tayo ng Diyos, kulang sa timbang. Tama? Kami, mabigat ang timbang namin. No? Pero kulang pa rin yung timbang namin pag tinimbang kami ng Diyos. No? Dito sa atin, lahat tayong makasalanan. Kasama ako doon.
Yung sinasabi ko na ito, hindi lang ito para sa aming lahat, kundi kasama ako doon. No? I'm included sa lahat ng ito. Kaya nga, mabuti na lang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Now, ang gusto ko lang ilagay sa ating kaisipan dito, na tayong lahat, kung timbangin ng Diyos, walang isa man sa atin naging mabuti sa Kanya. So, ang Diyos, iniipon ng galit. Pero matagal niyang ini-stack yan, parang tubig. Depende sa bagal ng tulog sa gabi. At kinaumagahan sa kakanan, no, yung puot ng Diyos, ibubuhos niya sa tao. Tandaan natin, yung kung paano niya, mamaya makikita natin yung mga Word of God. Yung mga tao, ilalagay niya sa dagat-dagat at apoy. Ito'y dahil sa ekspresyon ng puot ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos din ay may kapuotan. Next. Okay. God's judgment to all form of sin. So lahat ng kasalanan, may judgment ng God. Walang kasalanan na pwedeng ginawa ng tao, maliit man at malaki, na palalampasin ng Diyos. Walang pinalalampas na kasalanan. Okay? Di ba may mga kasalanan tayo, nakalimutan na natin? Na? Di ba, lahat tayo may gano'n, di ba? May mga kasalanan tayong gawa, pero nakalimutan na natin yung kasalanan natin. Sa Diyos, nakatala. Kaya wala tayong excuse. Sabi nga nung ibang mga ngaral, pero hindi ko alam kung gano'n sa langit, pero hindi siguro. Kung paano daw ko ang langit, ipapalabas lahat ng kasalanan ko. Lahat, iniisip mo, ginawa mo, hindi mo ginawa, yung sama ng loob mo, yung sama ng tingin mo sa tao, kung ilalabas lahat yan sa sinihan at manonood ka, matutuwa ka ba? Ha? Hindi, di ba? Baka kulang ang isang araw sa panonood mo para makita lahat ng mga kasalanan natin. Okay? So, God's judgment to all form of sin. Una, yung judgment ng Diyos sa original sin. Nagkasala si Eva at Adan. Ang sabi sa Genesis chapter 2, 15 and 17. Wag muna. Okay. So, sabi diyan na inutos ng Diyos kay Eva at Adan, huwag kakainin ito. Sapagkat the moment na kainin mo yung prutas, the fruit of the tree of the knowledge between good and evil. Sa simula mong kainin yan, ikaw ay mamamatay. So, ang judgment ng God, death. Death penalty sa maliit na kasalanan. Kamatayan agad yun. Di ba una, nung pinumit nila, namatay sila spiritual, pero namatay din sila bodily. Pero kung wala ang grace ng Diyos, impyerno sila. Kamatayan talaga eh. Maliit na kasalanan, kamatayan. Akala natin ang nakamamatay lang yung malalaking kasalanan. Hindi. Pinakamaliit na kasalanan na inisip mo pa lang, magbubunga ng kamatayan sa tao. Eh napakasimple lang naman yung utos kay Eva na dyan eh. Pwede mong kainin lahat, pero ito huwag mong kainin. Pero pag kinain mo, kamatayan ang naghihintay sa'yo. Ang tawag yan sa theology, covenants of work. Covenant of work. So, yan yun. Next. Ano ang ginawa sa tao ng original sin? Kasalanan ni Eva at Adan. Una, dahil sa judgment ng God na kamatayan na ito, that this judgment made all men spiritually dead. So, lahat ng tao, di ba sa Romans, kumalat ang kasalanan, walang isang naging matuwid, walang naghanap, wala kahit isa, ang lahat ay tumalikod, ang lahat ay lumayo sa Diyos. Wala nang naghanap eh, di ba? Minsan tatanong niyo, bakit ko kaya hinanap ang Diyos sa buhay ko? Kaya ang sabi ng Bible, walang naghanap. Ang sabi sa Romans chapter 10, natagpuan ako ng mga hindi naghanap sa akin. So ang nakatagpo kay Kristo ay mga hindi talaga naghanap dahil ang Diyos ang naghanap sa kanila. Dahil una, in the first place, hindi naman ang Diyos ang nawala, tayo ang nawala.
Kung tayo ang nawala, bakit tayo maghahanap sa Diyos? Ang Diyos ang maghahanap sa atin. Dahil siya, tayo ang nawawala, hindi ang Diyos. Ang tupa, ang trabaho, magwala. Lumayo, kasi ang tupa, malabo mata. No? By nature, malabo talaga ang mata ng tupa. So sa mga hayop, ang tupa lamang ang nangangailangan ng pastol. At ang tupa na ito, palayo ng palayo, paligaw ng paligaw, pero ang pastol, hinahanap siya. So ang trabaho ng pastol, maganap. Ang trabaho ng tupa, magwala. Pero ang maganda dito, yung tupang nawawala at nagwawala, yan ay pag hinahanap, lagi yan ng Diyos. No? At sa kanyang paghahanap, ang sabi doon, once na matagpuan niya ang Diyos na ito, ang great shepherd na ito, hindi na siya aalis sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang aalis sa road. So this judgment, yung original sin. Ano yung original sin? Kasalanan ni Eva at Adan. Lahat tayo, yung kasalanan na yun, naapektuhan tayo. Okay? Ang tawag doon, federal headship. Now, kung naging tama si Eva at Adan, magiging tama din tayo sa Diyos. So kung ano ang gawin ni Eva at Adan, laging apektado tayo. Kung maganda ang gawin nila, apektado tayo. Kung pangit ang gawin nila, apektado tayo. So nakasalalay kay Eva at Adan. At yun ang covenant ng Diyos sa kanila. Now pwede bang sabihin, bakit ganun? Eh yun ang covenant ng Diyos sa kanila eh. Now pwede mo bang husgahan ng Diyos? Pwede mo bang itama ang Diyos? Pwede ka bang mag-counsel sa Diyos? Sabi ng Romans, sino ang pwedeng mag-counsel sa ating Panginoon? Siya ang Diyos, itong gusto niya. So nakipag-covenant ng Diyos kay Adam and Eve. Ngayon, hindi nagawa ni Adam and Eve. So apektado lahat ng kanyang posterity. At tayo yun. Lahat ng ipanganganak sa mundong ito ay makasalanan. Next. The judgment seeds sinful nature to all men. Now, ang pagkakaiba natin kay Adam and Eve noon at ngayon, nung nilikha ng Diyos sa Adam and Eve, walang sinful nature. So, ibig sabihin, parang neutral yung kanyang pagkatao. Although, hindi absolute ang freedom niya. Kasi kung absolute ang freedom niya, pwede niyang kainin kahit anong gusto niya. Pero, hindi ginawa ng Diyos yun eh. Yung freedom niya ay binigyan ng boundary ng God. Malaya ka dito, pero ito hindi pwede. So, hindi absolute ang freedom ni Adam and Eve. Lagi yung naka-square or naka-boundary doon sa kalooban ng Diyos. Ang pwede lang nilang gawin kalooban ng Diyos. So kahit may freedom sila, yung freedom nila hindi absolute. Now, nung nagkasala sila, pumasok ang sinful nature. Naging makasalanan ng tao. So ngayon, si Adam and Eve, walang sinful nature noon, pero tayo, lahat ng ipanganganak may sinful nature. Ito ang problema natin. Ito ang dahilan, yung sinful nature, ganito yan. Yung pusa, no, yung mga sample ko. Bigyan mo ng prutas. At bigyan mo ng isda. Pakawalan mo yung pusa. Saan pupunta? Sa isda. Di ba? Kasi ang nature ng pusa ay kumain lagi ng isda. Kahit malaya siya. Now, ano ang kumokontrol sa pusa? Bakit siya pumupunta sa isda? Ano kumokontrol sa kanya? Yung kanyang nature. Kasi yun ang nature niya eh. Pupunta tayo sa baboy. Nakaalaga na ba kayo ng baboy? Okay. Sobra kayo ha. Nasubukan niyo na bang paliguan ng baboy? Pagkatapos maligo ng baboy, ano ang gagawin niya? Babalik sa putikan. Bakit? Kasi yun ang nature niya. Yun ang nature ng baboy. Now, another sample dito. Ang aso ganun din. Ang aso ganun din. Tatlo yung aso sa bahay. Yung isa, ewan ko kung aso yun, kasi minsan kala niya, pusa siya. Yung malaki naming aso. Pag tumahol yun, iba, ganun tumahol yun. Hindi ko rin maunawaan yung aso namin na yun.
Tapos eh, minsan nakupulong siya. Pwede naman dumaan dito, dumugtong ka sa akin, dito siya dadaan. Hindi ko talaga maunawaan yun eh. Pero yung ahas nila yun, paliguan mo. Pagkatapos maligo yan, pupunta yan sa mga lupa-lupa, as magagano'n-ganon. Now, bakit gano'n siya? Nature. Kasi nature. Ang tao ganito. So, ibibigyan ko lang ng pagkakapareho sa tao. Ang tao, merong nature din. Ang nature ng tao, makasalanan. Di ba? Meron tayong sinful nature, di ba? Kaya tayo yung nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. Now, malaya tayo. Di ba? Eto, malaya ako. Pwede akong mag-desisyon. Pero ang laging desisyon ko, nakadepende sa nature ko. Kanyari, gusto kong maging masaya sa buhay. Anong gagawin ko sa kasiyahan na ito? Nakadepende yung kasiyahan ko sa nature ko. Di ba? Anong gagawin ko kasiyahan? Punta ako sa lugar na masasaya. Punta ako sa bar. Punta ako sa ano. Kasi nagiging masaya. Ito yung kasi gusto kong maging masaya eh. Pero yung nakasaya, kasiyahan ko, laging nakadepende sa nature ko. Masaya ako. Pero ito yung nature ko. Pero bakit yung nature ko nito, gustuhin ko man yung mga bagay sa Diyos, pero hindi ko magawa. Ang sabi ni Paul, may pumipigil sa akin, yung nature ko na ito, pumipigil sa akin. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Kasi sabi niya, merong kumukontrol sa aking puso, sa aking buhay, kung bakit ang pinipili ko lagi, yung ayaw ng Diyos. Kaya sabi niya, kailan ako makakalaya sa ganitong kalagayan? Pero sabi niya doon, salamat sa Diyos dahil kay Kristo pinalaya ko. Kaya ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 2:14, for the natural man, natural, yung sinful nature, the natural man cannot accept the things of God. For it is foolishness for them, for they are spiritually discerned. Kalokohan para sa isang tao ang mga bagay sa Espiritu. Hindi nila maunawaan din. So, merong sinful nature. Ang decision natin, naka-angkla, naka-anchor doon sa nature ng tao. Now, kapag ikaw ay nakay Kristo na, pinalitan yan eh, namatay ka na doon sa sinful nature na yun eh. Tinanggal ng Diyos yan at binigyan ka ng bagong nature. Yung dating batong puso, pinalitan niya ito ng pusong flesh, malambot. At ito ang dahilan kung bakit ka makasusunod na ngayon sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Gawa ng Diyos. So, yun yung original sin. Next. Capable of judging all men's well. So, dahil sa original sin na yan, lahat ng tao pwede husgahan na ng Diyos. Yung pagkatas ni Adam and Eve, hindi niya bigyan ng grace ang tao, lahat punta ng impyerno. No? Lahat papunta na ng impyerno, kasi walang grace. Di ba ang angel na nagbumagsak, walang grace eh. Yung anghel na kay Satanas, yung sumunod kay Satanas, hindi binigyan ng grace yon. Kaya lahat yon judgment talaga ng Diyos. Isinet niya yung araw, kailan niya i-judge yun. Pero wala nang maliligtas doon sa mga naglaban. Yung mga nagrebelde laban sa Diyos na mga anghel. Walang kaligtasan para sa kanila. Sabi ng Bible, pwede rin gawin ng Diyos sa atin yon. Kunyari, walang Kristo. Ang tao nag-exist. At hinihintay na lang ng tao yung paghuhusga ng Diyos. At pag hinusgahan niya lahat ng tao, right ang judgment ng Diyos para sa lahat ng tao. Pwede niyang husgahan ng tao dahil lang sa original sin. So, nakita niyo yun? Kung walang grace, yung law ng God, yun ang ipang-judge niya sa tao. So, lahat talaga papunta ng impyerno, di ba? Naintindihan natin yun? No? Kung walang grace, kung walang Jesus na binigay, kung hindi niya in-extend na magbuhay ng tao, so, lahat talaga tayo impyerno. Walang matuwid, wala kahit isa. Okay? Next. The judgment from our actual sin. So yung isa, original sin. Ito yung kasalanan ni Adam and Eve na minana natin. Na yung original sin na yun, capable of judging us
papunta sa impyerno. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Now, meron namang judgment ang God sa actual sin. Ano yung actual sin? Ito yung kasalanan hindi mo minanan. Ito yung kasalanan iyong ginawa. Okay? Now, may mga passages yan. Tingnan natin. Magandang mabuksan yung passages. Isa-isa. Mabilis lang kayo. Bukas kayo ng Bible niyo. Revelation 20. 12 and 13. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they have done. Yung binabanggit dito, ang Diyos ay humuhusga ayon sa mga bagay na ginagawa natin. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them. And they are judged, each one of them, according to what they have done. So, makita mo, ang judgment ng God, papunta sa hell, wala siyang mention about original sin. May grace na doon eh. Ang laging judgment ng God para papunta sa impyerno dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Actual sin. Okay? So, sinabi ko, yung original sin, capable of us na pwede tayong idam ng God sa hell. Pero doon sa actual sin, yan yung revealed word ng God na ang judgment niya ay laging nakadepende doon sa ginagawa ng tao. So makita mo yung grace na doon. Okay? Revelation 2:23. Tingnan nyo, puro ano, mabilis na tayo ha. Revelation 2:23. And I will strike her children dead, and all the churches will know that I am He who searches mind and heart, and I will give to each one of you according to your works. So, ayon sa inyong mga ginawa. 1 Peter 1:17. 1 Peter 1:17. And if you call on Him as Father who judges impartially, according to each one deeds, conduct yourself with fear throughout the time of your exile. Okay? So lahat ng mga passages niyan, nagsasabi ang judgment ng God ay laging ginagawa niya sa pamamagitan ng actual sin. Okay? This is God's basis for His hell judgment. Okay? Basis na kanya hell judgment niya. Next. This made God's judgment rightly falls on men. Kaya sinasabi niyang rightly falls on men. Kasi nga, yung judgment niya will always be according to our works. Okay? Next. The judgment from our continual sin. Kahit Christian na tayo, kahit believer na tayo, nagkakasala pa rin tayo. Tama? Pero hindi nyo ba alam na merong judgment ang ganyan? But not a judgment for you to go to hell. But yung daily judgment niya, kunyay, magkakasakit ka, o mabigat yung problema mo para lang magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Next. Consequences of sin. God is always just. Lagi may consequences. No? So, gawa ka na gawa ng kasalanan ngayon. Akala mo, okay na ako. Walang judgment. Yes, hindi ka na mahusgahan sa hell. Pero, yung daily life mo, may judgment ang ganyan. No? Hanggang ito ay sabi doon, hanggang ikaw ay lumuhod sa kanya, magsisihan mo yung mga kasalanan. We are suffering the consequences of our sin. All sin will be judged, either in Christ or us. Ang lahat ng kasalanan, walang pinalalampas ng Diyos. Maliit, malaki, walang lumampas. It's either na ikaw ang mag-suffer ng iyong kasalanan o si Kristo para sa iyo. Kunyari, nung tayo hindi pa Kristiyano eh, si Jesus namatay para sa kasalanan mo. Ngayon, Kristiyano ka na, yung kasalanan ginagawa mo araw-araw, kasama yan sa binayaran ni Kristo. Kaya patuloy natin siyang, yung pinahihirapan natin siya, yung hirap na ginawa niya sa krus, yan ay binata niya maging yung araw-araw nating kasalanan na nagagawa. Kunyari, nakaplano kang gumawa ng kasalanan bukas. Yung kasalanan mo na yun, hinirap na ni Kristo yun. Kung ikaw'y mananampalataya sa kanya. So, walang kasalanan pinalalampas ng Diyos. It's either na ikaw ang mag-suffer sa impyerno o si Kristo ang nag-suffer na sa impyerno para sa iyo. No?
Kasi yung sa cross ni Jesus, impyerno yun eh. Why? Kasi yung mga mapupunta ng impyerno, yung judgment natin sa impyerno, sinuffer ni Christ sa cross. Kaya yung cross na yun, impyerno yun. Impyerno yun para kay Kristo. Dahil yung mga napunta sa impyerno, binili niya at binayaran niya doon sa cross ng impyerno. Next. Level of God's judgment. This is judgment from God's wrath. There will be a judgment after death. Pag namatay ang tao, may judgment. Hebrew 9:27. No? Minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito at pagkatapos mag-uupo. May judgment na. No? Kung mamatay ka ngayon, no? Sabi doon, in a twinkling of, yung twinkling lang, yung, di ba ang blink, ganyan. Blink. No? Pero ang twinkling, kalahati lang. Yan. Pag ganun mo, gising ka na, pag mulat mo, hindi ka pa nga mamulat. Ano lang, twinkle lang. It's either nasa heaven ka, kasama siya, o nasa impyerno ka. Ganun lang kabilis yun. So sabi sa Luke 16:22, totoong may impyerno. Kasi yung panahon sa Old Testament, si Lazaro, tsaka yung rich man, no, sabi doon nung mayaman, siya ay naghihirap ngayon, no? Sa impyerno. Siyempre, yun yung tinatawag na Abraham's bosom ng Old Testament. No? Okay, next. The judgment on man's second death. Ang tao may pangalawang kamatayan. Tingnan natin to, nakakatakot to. Revelation 20. Revelation 20, 14. Ang sabi nito, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Merong apoy. Ang tawag din sa Tagalog, lake of fire, lake? Dagat-dagatang apoy. Yung mga nasa Hades, yung kausap ni Lazaro, darating ang panahon, ibubuga siya, itatapon siya sa dagat-dagatang apoy. That's Revelation 21, verse 8, sabi dito, but as for the cowardly, mga duwag, the faithless, the detestable, the murderers, the sexual immoral, sorcerers, idolaters, all liars, mga sinungaling, wala silang bahagi sa kaharian ng Diyos, but their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Grabe yun, yung second death na yan. Yung second death na yan, habang buhay, nakamatayan. Buhay ka, pero kamatayan. Next. Ayan yun. Verse 20, 11. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Nakakita siya ng isang great white throne. From his presence, earth and sky fled away. No place was found for them. And I saw the dead, mga patay, great and small, standing before the throne. Nakatayo doon sa may great white throne. Di ba nakakita na kayo minsan sa Bindiyan? May parang malaking tao na hari, nakaupo sa malaking trono. Tapos napakaraming tao nakahalera. Dito kinuha yun. Sabi niya, nakakita niya yung mga patay, great and small, standing before the throne. The books were open. Then another book was open, which is the book of life. And the dead were judged, yung mga patay nito, by what has written in the books according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it, death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown in the lake of fire. Next. Galatians 5:19-21. Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Ano mang kasalanan na nabanggit na dyan, ang sinasabi diyan, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. At tingnan niyo yung mga kasalanan.
Next. Ten Commandments. Isa lang dito. Bagsak ka sa lahat. Impyerno. Una, rephrase lang to. Walang ibang Diyos. Pangalawa, walang Diyos-Diyosan. Graven images. Ano bang rebuto, ano pa man. Unutos ng Diyos yan. Binanggit natin kanina. Ten Commandments. Yung paggamit ng salita ng pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Yung hindi pagdalo ng pagsamba. No, akala natin, simple-simple lang yan. Parang halik lang naman ang kasalanan yan. Naitindihan naman ng Diyos. Hindi. Pwedeng-pwede ka dahil dyan na isadlak ng Diyos sa impyerno. Obey, respect your parents. Akala natin yung pagsunod sa magulang ay ano, parang baliwala lang. Hindi. Iyan ay isang malaking kasalanan sa Diyos at pwede kang isadlak sa impyerno dahil dyan. Magpapatay. Committing adultery, fornication, pagnanakaw, pagsisinungaling, covetousness, no? Ang lahat ng mga yan, no, ng mga kasalanan na banggit na dyan, ay kayang-kaya tayong idam sa hell, galin sa impyerno, pag nakomit natin anumang kasalanan dyan. Tandaan natin, isang kasalanan, you are breaking them all, ang sabi ng Bible. No? Now, next. Level of God's judgment. Judgments to God's wrath. The judgment after death. Next. The judgment on man's second death. Next. Revelation 20 verse 6. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Mapalad daw yung magiging bahagi ng unang resurrection. No? Yung unang pagkabuhay. Alam niyo ba yung unang pagkabuhay na yan? May mga ilang points yan na pinaniwala ang tao, pero ako naniwala, yung first resurrection, ito yung panahon na tayo ay na-born again. Tayo'y patay na binuhay. Born again, we are all dead spiritually. Pero nung tayo'y nakaranas ng first resurrection, ito yung panahon na tayo na born again. Kaya kapag ikaw ay na-born again, the second death has no power to you. Diba sabi nga, kapag dalawang beses kang pinanganak, isang beses ka lang mamatay. Pero pag isang beses ka lang pinanganak, dalawang beses ka mamatay. Yung isang beses na pinanganak, flesh lang. Mamamatay ka physically, pero mamamatay ka rin one day kapag isinadlak ka na sa impyerno. Pero yung ipanganak na muli, dalawang pagkabuhay. Pinanganak ka sa physical at ipanganak ka sa spiritual. Pag dalawang beses ka pinanganak, buhay na walang hanggan naghihintay sa iyo. Walang kapangyarihan sa iyo ang pangalawang kamatayan. Kaya kung ang meaning nito ng first resurrection, yung born again ka, sabi niya yung second death has no power at magiging priest of God. Mga lingkod kayo ng Diyos at magiging bahagi kayo sa pag-reign ni Christ for 1,000 years. Ang 1,000 years, ang ibang interpretation is a literal. No, hindi. Ito yung panahon na kung saan ang kingdom of God nagpasimula na. Ito yung parang yung may tinatawag yan eh. Yung measure, yung haba, no? Long period of time. Period of time, ang tawag yan. Okay, next. Revelations 2:11, he who has an ear, let him hear. What the Spirit says to the churches, the one who conquers will not be hurt by the second death. Wala nang pangalawang kamatayan. Next. The only solution to God's judgment. So pinakita ko na may husga ang Diyos. Acts 17:30, ito ang solusyon ng Panginoon. Aminin tayo. The times of ignorance have God overlooked. But now, pinabayaan niya sa mahabang panahon. Pero ngayon, ang sabi niya, he commands all people everywhere to repent. Inuutusan niya ang lahat ng tao na magsisi because he has fixed a day, yung first reading natin, which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. Now, kung tayo yung sinabi doon na may judgment ng God at tayo yung makasalanan, dapat tayo husgan. Pero dahil kay Kristo na siyang namatay sa ating mga kasalanan, wala nang husgang naghihintay sa atin sapagkat tayo nilipat ng Diyos mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yan ay kung meron kang Kristo sa puso mo. Next. Mark 1:15 is saying, the time is fulfilled, that the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan tumalikod. Talikuran natin ang kasalanan sa buhay.
Sapagkat ang tao na nanatili sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Merong sinful nature na kumokontrol pa rin sa buhay. Dapat yung sinful nature na yan ay mawala sa atin at magagawa lamang yan ng Diyos sa buhay natin. Kapag ang Diyos ay kumilos sa ating puso, papalitan niya yung puso natin na isang pusong matigas sa isang pusong nagmamahal sa tunay na Diyos. At kapag nangyari yan sa ating buhay, at ang sabi diyan, na pag tayo nakapagsisi na sa ating kasalanan, lilinisin ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan at magiging tama tayo sa harapan ng Ama dahil kay Kristo. Dapat ikaw ay magsisi at manalig sa ating Panginoong Jesus upang ikaw ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesus ang tunay na kaligtasan. Next. John 6:37, all that the Father gives me will come to me. And whosoever, ang sino mang lalapit kay Kristo, hindi niya tataboy. Kaya tayo lumapit, gaano mang karami kalaki ang ating mga kasalanan. Lumapit lamang tayo sa ating Panginoon, patatawarin niya tayo. Walang malaki o maliit na kasalanan sa kanyang harapan. Sabi nga ng iba, kung ang kasalanan natin kay kasinlaki ng pinakamalaking bangko, ang pagpapatawad natin ng Diyos sa atin ay kasinlaki ng dagat. Walang kasalanan malaki para sa Panginoon kung lalapit ka sa Kanya. Manalig ka, manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus sapagkat sa pamamagitan niya mayroong kaligtasan. There is no salvation in no one else. There's no other name, walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa tao para siya'y maligtas, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Ang kaligtasan ay kay Kristo lang. Ang kaligtasan ay pananampalataya lamang sa Kanya. Ang kaligtasan natin ay biyaya ng Diyos sa sino mang manalig at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Next. John 5:24. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Ang sabi niya dyan, ang sino mang nakikinig na ating salita at manimpalataya kay Kristo Jesus ay merong buhay na walang hanggan. He does not come into judgment but pass from death to life. Dating patay, ngayon buhay. Amen? Amen. Panghuli, Romans 8:1. Therefore, there are now no condemnation for those who are in Christ. Hindi na natin katatakutan ang judgment ng God. Dahil sa puso natin, hinusgahan na si Kristo para sa atin. Ang katatakutan natin, yung magkaroon tayo ng fear of God, not the judgment of God. Now, kung meron tayong fear of His judgment, magsisi tayo. Manampalataya tayo kay Kristo. Ang kaligtasan ay para sa Kanya lang. Tulad ng sinasabi ko, marami tayong mga kamag-anak na wala pa sa Panginoon. No? May mga kamag-anak tayo papunta ng impyerno. Pero maaaring nakakasama-sama natin araw-araw. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mo silang lumapit kay Kristo at manalig at manampalataya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kay Kristo ang kaligtasan. Kay Kristo may kapatawaran. Kay Kristo may pagbabago ng buhay. Kay Kristo merong naghihintay na pag-asa sa atin. Wala nang paghusga ang sino mang na kay Kristo sapagkat tayo inilipat mula sa liwanag, sa dilim at liwanag. Kasi tayo po